Basahin po natin ang 1 Corinto chapter 2 verse 1 up to 16. At ako mga kapatid, nang pumarayan sa inyo, ay hindi ako naparayan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan na nagbabalita sa inyo ng patutuo ng Diyos. Sapagkat aking pinasiyahang walang maalaman, anuman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo at siya na napako sa krus. At ako'y nakisama sa inyo na may kahinaan at may katakutan at may lubhang panginginig. At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang paghikaya ng karunungan, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Gayunman, ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang, bagaman hindi ng karunungan ng sanglibutang ito. Una mga may kapangyarihan sa sanglibutang ito na ang mga ito'y nangauwi sa wala. Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin na hindi napagkilala ng sinong pinuno sa sanglibutang ito. Sapagkat kung nakilala sana nila ay lising di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Datapwat gaya ng nasusulat ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ninarinig ng tainga ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya, ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo, ang malalim na mga bagay ng Diyos. Sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang Espiritu ng tao na nasa Kanya. Gayon din naman, ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sinuman, maliban na ng Espiritu ng Diyos. Ngunit ating tinanggap, hindi ang Espiritu ng sanglibutan, kundi ang Espiritu mula sa Diyos, upang ating mapagkilala ang mga bagay na nasa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu na iniwangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya at hindi niya nauunawa sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Ngunit ang sa Espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay at siya ay hindi sinisiyasat ng sinuman. Sapagkat sino ang nakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya, datapwat nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Amen, Lord.